So, ngayon guys, pakita ko sa inyo yung actual ng timing ng camshaft ng K6E engine guys. So, pakita ko sa inyo kung saan nakatutok. Kasi napasa labas, so pakita ko lang sa inyo. So, ayan guys. Guys, kaka-reset ko lang ng valve niya. Hindi na dinala ng machine shop, so reset ko na lang. So dito guys, ito yung exhaust, ito yung intake, yan. So makikita nyo dito guys, itong yan, itong dot na ito, yan. So ikutin lang natin dito, ikutin natin. So itong dot na to guys, so dito nyo i yan. So yan guys ha, klarong klaro yan yung bukol niya, at ito yan yung timing niya guys. So dito naman sa intake guys, ito yung dot niya guys, yan yan. So ikutin lang natin dito dyan. So yan siya guys, yan yung timing niya, yan sa intake, at ito naman sa exhaust. So klarong klaro guys ha, ito naman yung aro niya, yan nakatap yan. So meron din dito sa likod guys, may timing din ito. So tingnan nyo. So yan guys, oh, yung guhit nya naka-ed sa cylinder heads, yan sa cylinder head pala. So yan, so dito naman sa kabila meron din. So yan guys, oh, yan naka label dito sa cylinder head nya guys, so hindi kayo malilito. Yan yung cam nose nya guys, yung cam nose nya yan sa exhaust, nakaharap sila guys, yan nakaharap, yan yung cam nose nya. Ayaw makita. Yan, yan yung cam nose na guys, so yan yung forma ng cam nose guys. So may ano siya dito, may guhit, yan yan nakaguhit siya. So yan, so nire-reset ko tong valve nya guys, kasi bago yung valve nya. So tapos ko nang re-reset, binigyan ko ng clearance na 10 mm, kasi yun yung clearance nya. So yan, oh, so yan guys ha, ah, ito yung timing nya guys, yan yan. Bago nyo install yung kanang timing chain ba guys ba. So pag salpak nyo nito dapat nakatap dead center yung number 1 piston nya, at saka nyo isit itong ganyan na pagka timing. So yan yung tamang timing nya guys. Dito guys hindi kayo malilito, kasi yung ano nya may itim, dapat i ano na lang nyo, yun na lang yan, yun na natin yan. So yan guys, yan ito may kulay itim guys, itong kadina nya may kulay itim yan. So hindi yan mag ano, hindi yan lalagpas kasi may itim sya. Dito nyo nakipoint sa aro na ito, yan. At saka itong kulay na itim na ito, ito yung isa, ito yung ipoint nyo sa crankshaft, sa timing mark sa crankshaft. Pag tap dead center na yung piston, maano na to, masit na to doon, yan. So klarong klaro guys ha, yan yan yung tamang timing nya. So yan, so yan guys, na I hope na meron kayong natutunan sa tinuturo ko dito. So linaklaro ko na lang para hindi na kayo malilito. Yan, so hanggang dito na lang yung tutorial video natin guys. Bye bye.